Hello, let's have another video. Okay, and okay, so we will still be talking about fractions, but this time we will be talking about similar, dissimilar, and equivalent. Ano ba yun? Okay, let's go ahead and check. Okay, all right, we have here 1/2, okay, kalahating circle, and take note ha. Okay, lalagay ko yun sa baba. O, pareho lang yan din. Okay? Parehong sukat, parehong size. So, another 1, 3, 4, 5 halves, and 6 halves. 6 na tigkakalahate. Diba? So, if you will notice, okay, kahit hindi ko siya nilagay in a circle, okay, pare-pareho lang yan na kalahati ng circle. Pareho dito. Diba? Kalahati ng circle, and since merong 6, you could say that this is 6 halves. But, kung naka-arrange siya in a circle, okay, o pareho dito, kung 2 na, that is just 2 halves, diba? This one is 2 halves again, and then another one, that's 1/2. Okay, so again, 1/2, 2 halves. Kung ipagsama natin to, this is 3 halves. Tama, diba? Okay, now, kahit pa naka-arrange na pa ganito or naka-arrange sa circle, okay, pare-pareho lang ang hugis niyan. Pare-pareho lang ang laki. Tama, di ba? So, pwede ko bang sabihin na lahat ng fractions or lahat ng parts dito ay magkasinlaki lang? Yes. And, pwede mong sabihin na lahat ng fractional parts dito ay pareho lang. So, the same. So, we call this, okay, in mathematics as similar fractions. Okay? Kaya nga, similar dahil pare-pareho. Pare-pareho ang laki. And, take note, dahil lahat ng ito ay 1/2, ay halves, okay? So, ang denominators ay 2 lahat. Diba? Kasi, one circle is divided into 2. Kaya dapat ang denominator is just 2. Ang kaibahan lang dito is isa lang ang shaded. Okay? Pero dito, 2 ang shaded. So, since 2 ang shaded, you would say that 2 sa 2 ay shaded or 2 halves. Buo pa yung circle mo. Dito naman, pinagsama. Okay? So, merong 1, 2, 3. 3 halves. Dahil 3 halves, edi lagay mo 3 halves. 3-2 ang nakalagay dapat. Okay? Hindi dapat magbabago dito kasi nga lahat ang ito ng ito ay mga halves. Okay? Divided into 2 lang ang bawat circle. Kaya 3 halves, 2 halves, 1 half, or 6 halves are just similar fractions. And take note, pare-pareho ang denominators. Okay? Now let's check the next example. Right, we have here 1/5. Isa sa 5 ay shaded. And pareho lang yan doon. Okay, another 1, 3, 4, 5. And then we have 6/5 again. Okay, now 6/5. Kung nakalagay siya dito, klarong-klaro na pare-pareho ang laki. Diba? Kung naka-arrange siya dito, okay, you could say na 3 na ang shaded dito. Dito isa lang, dito 3, di ba? Dito ay 4, and dito ay 5. And since isa lang dito, we call that as 1/5. Dito 3 ang shaded, we call that as 3/5. Dahil 3 sa 5 ang shaded. And then dito, dahil 4 sa 5 ang shaded, that would be 4/5. And this one is 5/5. Again, kahit pa naka-arrange siya ng ganito, or naka-arrange siya in a circle, okay, pare-pareho pa rin ang mga parts, ang mga divisions niya. Okay, kaya dahil pare-parehong fifths ito lahat, these are all fifths, okay, ang mga denominators dapat ay 5. Okay, now again, kaya 5 dahil ang one whole circle is divided into 5. At lahat ng mga parts dito are all
fifths. These are fifths, fifths, fifths. Isa nga lang dito, tatlo dito, apat dito, at lima dito. And since lahat na ito ay mga fifths, okay, pare-pareho sila. Again, we call this as similar fractions. Okay? Alright. Now, may idea na kayo. What are similar fractions? So, what are similar fractions? Okay, madali lang. You could just say that fractions, similar fractions, are fractions with the same denominators. Yun. So, kahit walang drawings, titignan mo lang ang denominators. Example, yan. Wala ng drawing, pero alam mo lahat na mga ito ay thirds. So, they are all thirds. So, meron ditong dalawa. So, two-thirds, three-thirds, and then one-third, five-thirds, and ten-thirds. Pero lahat ng ito ay thirds. So, may idea ka na ano yung mga thirds. Kung circle ang pag-uusapan, may idea ka na gaano kalaki. Diba? Ang mga parts. Okay? Another example, these are eighths. So, mga one-eighths pinagsama. So, this is five-eighths, one-eighth, four-eighths, three-eighths, and fifteen-eighths. Take note din ha, hindi ibig sabihin na ang example ki dito ay lima, dapat pag nag-compare ka, lima din. No. Kahit dalawa lang ang fractions na i-compare mo, you could say that they are similar kung pareho ang denominators. So, kahit pa ang example ko ay two-thirds and three-thirds lang, I could say that these two here are similar fractions. Pwede ko rin sabihin na itong tatlong ito are similar fractions. Itong lima na ito are similar fractions. It need not be, or you need not have, five fractions lagi. Kahit dalawa lang ang i-compare mo, you could say na they are similar as long as pareho ang denominators. Okay? Alright? Nagkataon lang na ang example ko dito ay lima. So, kahit dalawa lang, pwede. Okay? Another one is tenths. Lahat ng ito ay mga tenths. So, two-tenths, five-tenths, seven-tenths, one-tenth, at saka sixteen-tenths. But again, pare-pareho ang denominator. So, ito lang ang magkakapareho. These are similar. So, ito rin ang similar. Ito rin ang similar. Okay? Basta pareho lang ang denominators. Okay? Alright. Now, take a look at this example now. You have here a one-fourth of a pizza. Diba? Okay. Another one is, ayan. This is now one-sixth. Another one is one-eighth of a pizza. And then the last one is one-tenth of a pizza. Now, ngayon, dito naman, isang tingin pa lang, alam mo na hindi magkakasing laki ang lahat. Diba? Ito malaki, ito lumiit konti, mas lalong lumiit, ito na yung pinakamaliit. Tama, diba? Kung ipagpatong-patong mo yan, okay, may sumusobra sa gilid at ito yung pinakamaliit sa lahat. So, klarong-klaro, hindi pare-pareho. Tama, diba? So, dahil hindi pare-pareho, edi ito na ngayon ang kabaligtaran nung una nating pinag-usapan. So, this is now, or these are now, the similar fractions. And, isang tingin pa lang, alam mo na dissimilar sila dahil iba-iba yung laki. And, kung walang drawing, dito ka lang titingin. Diba? Dahil hindi pareho ang mga denominators, okay? Kaya, tatawagin natin itong dissimilar fractions. And dito ka lang titingin. Again, wala yan sa numerator. Okay? Kasi kung titignan nyo, tigi-isa lang ang numerator dito eh. Lahat one. Wala yan sa numerator. Dito ka dapat titingin. Okay? So, as long as yung denominator sa baba are different, hindi magkakapareho, edi dissimilar fractions na yan. Okay? Right. Alright, now, this example here, this is now 4/9, okay, apat sa siyam ang shaded. Ito naman, lima sa sampo, pero kung titignan mo yung mga divisions,
mas lumiit ito kaysa sa dito, di ba? Ito, lumaki naman konti compared sa dalawa, di ba? And this is 5/6. Ito yung pinakamalaki sa lahat. And 1/3. Isa sa tatlo ang shaded. So, isang tingin pa lang sa drawings. Alam mo na na ang parts are hindi magkakasinlaki. Tama, di ba? And kung walang drawing, dito ka ulit titingin. So, dahil hindi magkasinlaki, edi sigurado yung denominators ay magkaiba. So, this is 4/9, 5/10, 5/6, and 1/3. So, again, these are examples of dissimilar fractions. And again, dapat titingin ka lang sa denominator. So, may idea na, di ba? So, ano ngayon ang dissimilar fractions? Edi, ito lang yon, or fractions with different denominators. Magkakaiba na denominators. So, kahit walang drawing ha, titignan mo lang ang denominators. Example for that is this one. Okay. Or these fractions. You have 1/4, 3/2, 5/8, 3/5, at saka 10/11. So, dito pa lang makikita mo na iba-iba ang fractions na ito. Kaya, dissimilar fractions. Another one. Okay. Again, iba-iba rin ang denominator. So, again, these are examples of dissimilar fractions. And then, the last one is, ganun ulit. 4/15, 1/10, 3/4, 1/8, at saka 10/4. Okay? Alright. Now, let's take a look at this example. Okay? Okay, we have here 1/2. Or kalahati lang ang shaded. Okay. Alright. Na dito, ganun lang din, no? Kung titignan nyo, kalahati lang din ang shaded. But, this time, this is already 2/4. Tama, di ba? Dahil, nahati ulit eh. Okay? And then, this is now 4/8. And this is 8/16. So, again, 1/2, 2/4, 4/8, and 8/16. Okay. Now, kung titignan nyo yung divisions dito, lumiliit or maliliit compared mo dito, di ba? Ito lumaki konti. Ito mas lalong lumaki. And then, ito yung pinakamalaki. Di ba? Kaya, pwede mong sabihin na ma'am, yung parts or yung fractions are dissimilar. Kasi, yung parts ma'am ay hindi magkakasinlaki. Tama yan. Kasi dito, ang 1/8 dito, i-compare mo sa 1/16 dito, i-compare mo sa 1/8, compare mo sa 1/4, at saka sa 1/2, hindi naman talaga magkakasinlaki. Diba? Ang parts. Kaya, pwede mo masabi na these are dissimilar fractions. Tama? Kaya lang, if you will take note, okay, of the drawing, okay, ito kalahati lang ito eh. Okay? Klarong-klaro yan eh. Ito pagdating dito, kalahati lang din eh. Ayan oh. Hinati lang siya dito ulit. Pero kung titignan mo, yung shaded part, kalahati lang ulit eh. Ito, kalahati lang din ulit. Ito rin, kalahati lang din ulit. Okay? So, ibig sabihin, okay, yung mga fractions na ito, okay, ang value niya ay equal. Tama, di ba? Kasi, parehong kalahati lang to lahat eh. Ang kaibahan lang, yung fractional parts dito ay lumiit. Ito, malaki konti. Ayan, ito malaki, malaki pa, ay lumaki pa. And then, ito yung biggest sa apat. Okay, pero kung titingin ka lang sa shaded na parts, okay, ang shaded na part is just 1/2. Tama, di ba? Okay, so, take note. Ha, take note of the representations here sa baba. Okay. Ang 1/2 nagiging 2/4, pero yung value niya pareho lang, di ba? So ibig sabihin, yung numerator mo nagiging 2, yung denominator mo ay nagiging 4. If you will notice, okay, kung titignan mo lang ang 1 mo dito, okay?
t times 2 lang. Ang tungo dito, t times 2 lang din. So, nagiging 4. So, ang kaibahan lang, based on the numbers, lumaki lang ang digits. Yan lang yun, ha? Kasi ang 1 nagiging 2, ang 2 nagiging 4. So, para ka lang nag-multiply ng 2 sa 2. Diba? Pero yung value niya, pareho lang, magkasinlaki lang din. Okay? So, from 1 half, nagiging 2 fourths. Now, from 2 fourths, nagiging 4 eighths. Times 2 ka lang din. Ayan, oh. Times 2 ka lang din dito. And then, yung 4 eighths, nagiging 8 sixteenth. Times 2 ka lang din. And then, times 2 ka lang din. Now, kailangan ba times 2 lagi? Kasi in this example, nagta-times 2 ako lagi. Nope. Okay? Etong mga fractions na ito are just higher terms of the fraction 1 half. Ano ba ibig sabihin nun ng higher terms? Dumami lang ang denominator, lumaki lang ang number, yung number sa taas, ay, numerator pala, lumalaki lang ang numerator or the digit, at saka yung denominator. Pero yung digit lang ang lumaki. Bakit? Kasi dinagdagan mo lang yung division. Pero yung value niya pareho lang. Kaya tayo nag-times 2. So you need not multiply this with 2 lahat. Kasi mula dito, if you will notice, kung diretso ka dun sa 8, ta times 8 mo lang yan eh. So 1 times 8, you have 8. Ito din, 2 times 8, you have 16. Ito rin, 1 times 4, you have 4. 2 times 4, you have 8. Diba? So, you need not multiply it with just 2. Okay? Dito ka magbe-base dapat sa lowest term niya. Okay? So, lahat ng ito are higher terms. Ito na ngayon ang lowest terms. So, lahat ng fractions na ito are just equal to 1 half. And since ang fractions na ito are just equal, okay, hindi natin ito tatawaging equal fractions. Ang gamit natin dito is equivalent fractions. Yun yung term na ginagamit natin, ha? So, ibig sabihin lang ng equivalent fractions, equal ang value nila. Okay, ha? Equal ang value, hindi ibig sabihin na magkasinlaki ang parts. Hindi, ha? Yung value niya, ito, kalahati, parehong kalahati lang yan. Ang kaibahan lang, higher terms or higher digits ang ginamit natin dito. Kasi from the lowest term, nag-multiply ka lang eh. Kaya lang, if you're going to multiply, dapat gagamit ka ng parehong number. So, dito times 2, times 2. Pareho ang i-multiply mo sa taas, pareho din sa baba. And it need not be 2 always. Mula dito, you can multiply it with 8. And then dito, you multiply it with 8. Okay? Alright. Now, this example here is 1/3. Okay? And this one is 2/6. Another one is 3/9. And then the last one is 5/15. Kung titingnan mo ulit yung drawing, magkasinlaki ulit yan. Diba? Ibig sabihin, equal ang value. Equal ang value, ha? So, ibig sabihin, pag equal ang value, okay, equal lang din ang fractions. Okay? So, kung titingin ka dito, again, nag-times 2 dito, 1 times 2, you have 2. 3 times 2, you have 6. Kaya lang, from here up to there, hindi ka nag-times 2. Ayan. Ito na yung sinabi ko kanina, na dapat ba tigta-times 2 lahat? No. Okay? Yung example ko kanina, nagta-times 2 lang from here to there. Pero, it need not be. Bakit? Dahil dito ka nga magbe-base. Kaya nga, dapat lahat lang ito, kuhanin mo yung lowest term. Kasi, ang lowest term nito, babalik ka lang din sa 1/3. Okay? So, if I am going to compare 1/3 and 5/15, ang 1 nagiging 5, times 5 lang yan. Ang 3 nagiging 15, times 5 ulit. So, 1 times 5, 3 times 5. The same number dapat ang i-multiply mo
sa taas at baba. Okay? So, from here, dapat dito ka titingin, papunta doon, and then this one, papunta dito. Okay? So, it need not be multiplied by 2, pwedeng by 3, pwedeng by 4, pwedeng by 6, pwedeng by 7. Yun yun ha. Okay? Kaya nga, equal pa rin yan. Okay? These are again examples of equivalent fractions. Kasi nga, pareho lang ang value niyan. Okay, now, bakit nga ba kasi, okay, dapat alamin natin ang lowest term. Okay, bakit din merong mga ganito pa? Okay, there are cases kasi, okay, yung mga answers niyo, okay, if ever, okay, there are answers na ang lumalabas ay higher ang term. So, let's say for example, 515th. Ang answer mo is 515th. Okay? Now, bakit ba dapat alamin natin ang lowest terms ng higher terms na to? At bakit dapat alam natin what are equivalent fractions? Okay? Para alam nyo kung paano hanapin din ang lowest terms ng higher terms na ito. Okay? And, take note. Okay, ha? In tests or exams, hindi mo makikita ang answer na nakasulat in higher terms. Hindi pwedeng isulat mo in 515s or 39s in 26 kasi dapat lahat ng answers are in 1/3. Depende lang or maliban lang kung ang exam is all about equivalent fractions. Okay? Pero if ever the exam is on operations of fractions, addition, subtraction, multiplication, or division, dapat alamin mo ang lowest term. Okay? Bakit? Dahil nakakalito kung ang ginamit mo are higher terms. Kaya dapat alam mo ang equivalent fractions at alam mo dapat kung alin doon ang lowest terms ng equivalent fractions mo. Okay? So, in this case, ang lowest terms ng apat na fractions na ito is just 1/3. So, 2/6 is just equal to 1/3. 3/9 is just equal to 1/3. And 5/15 is just equal to 1/3. Now, bakit nga ba kailangan na alamin natin yung lowest terms? Okay. Parang pera lang din yan eh. Okay? Kung meron kang, let's say, 10 tigli-limang piso. Okay. So, that is 50 pesos. Tama, di ba? Pwede ko bang sabihin na this is of equal amount to 150 peso bill? Yes, pwede. So, ang kaibahan lang nito, ibang itsura nito. Meron kang maraming barya nito. At dito, isang ano lang ang hawak mo. Isang peso bill lang. Di ba? So, this is 50 pesos. This is still 50 pesos. Iba lang ang representation. Okay? Pero ang value is pareho lang. So, parang ganun lang din ang equivalent fractions. At kung sakaling sasagot ka, it has to be in lowest terms kasi nga, parang ganito lang din. Kung may bibilhin ka sa tindahan, mas gugustuhin mo pa na bibit-bit ka ng isang 50 peso bill dahil hindi mabigat compared sa 10 limang piso. Diba? Kaya, ganun din in mathematics. Okay? Para pare-pareho ang sagot, dapat ang sagot mo in operations of fractions should be in lowest term. Para pare-pareho ang sagot ng lahat. Walang magkakamali. Okay? And, if you have 5/15, iaano mo lang yan or ibibigay mo lang yan in lowest term, which is 1/3. So, itong dalawang to are just equivalent fractions. Ayan. Ito rin are just equivalent fractions. This is 100 over 200 or just 1/2. Okay? So, based on that, what are equivalent fractions? Ayun lang, fractions with the same value.
from the word equal then, okay? Equivalent, equal, okay? Pero hindi natin gagamitin yung equal, nasasabihin natin equal fractions. We call that as equivalent fractions. And ang ibig sabihin lang doon, the fractions have the same value. Okay? Right. Examples. We have there 1/2, 2/4, 3/6, 15/30, 45/90. Lahat ng ito ay mga kalahati lang. Kasi ang 45 ay kalahati ng 90, 15 ay kalahati ng 30, ang 3 ay kalahati ng 6, ang 2 ay kalahati ng 4. So, lahat ng ito are just higher terms of the lowest term, 1/2. Okay? And lahat ng ito are just equivalent fractions. Okay? Now, let's have this one. Okay. This is now 3/5 and then 6/10, 9/15, 15/25, and 24/40. Now, ibibase natin ito doon sa 24. Okay. So, from 3 nagiging 24. Ano ba yung mumultiply mo sa 3 para magiging 24? Di ba 8? So, 3 times 8, 24. Kung i-multiply mo yung 5 with 8, you get 40. Ayan. So, multiply mo lang yung lowest terms, makikita mo na. Pareho lang pala sila. Okay? They just have the same value. Okay? Another one is 1/4. Okay? So, dito tayo mag-compare ulit. From 1, nagiging 7. E, di times 7 lang ulit. 1 times 7, 7. 4 times 7, 28. Diba? Ganun lang yan. Okay? So, equivalent fractions. Okay. Quick review. Quick review tayo. Alright. What are similar fractions? Right. Similar fractions are just fractions with the same denominators. Examples. You have there 6/4, 2/4, 3/4, 5/4, and 10/4. Lahat ng ito are fourths or quarters. Okay? And dapat magkakapareho ang denominator. So, dito ka lang titingin. Okay? Another example is 2/9, 1/9, 4/9, 6/9, and again, 1/9. Again, pareho ang denominators. Okay? And it need not be dalawa lang or lima. Pwedeng dalawa lang. Okay? Another one is 1/15, 3/15, 2/15, 11/15, and 15/15. As long as pareho ang denominators, they are all similar fractions. Okay? Okay, the similar fractions, kabaligtaran, fractions with different denominators. So, examples, yan. So, denominators lang ang babantayan na 2, 5, 3, 4, 7 ang denominators. Kaya iba-iba, kahit pa pareho ang numerators nila, okay? Dahil iba-ibang denominators, you could say that these are the similar fractions. Another one is, okay, this one. 3/4, 2/2, 4/9, 1/6, and 2/4. Again, hindi pareho ang denominators. And then the last example, 1/10, 5/11, 3/5, 1/9, at saka 2/3. Again, hindi pareho ang denominators. Okay? Alright, now, equivalent fractions. Again, from the word equal. So, equal, equal amount, equal value, or same value. So, fractions with the same value. Examples. Okay, ayan, 2/3. So, check mo ulit. From 2, nagiging 10, times 5 lang yan. 3 times 5, 15. So, lahat ng ito, yung higher terms, okay, equivalent lang or equal to the lowest term, which is 2/3. Okay? Alright, ito naman. Okay, kung titignan nyo, lahat ng ito ay equal to 1 lang. Ayan o, pare-pareho ang numerator and denominator. So, lahat ng ito are equal to 1. Kahit wala ka pang gagawing multiplication dyan. Pag tingin mo dito, pareho ang taas at baba ay equal to 1 lang pala to. Ay, ganun din dito. E di equal to 1. So, lahat ng ito are equal to 1. So,
These are equivalent fractions again. Okay? Alright. Now, ngayon, we have here 1 fifth, 10 fifty, 4 twentieth, 2 tenths, at saka 3 fifteenths. Okay? Alright. Okay. Let's have a practice. Identify if the set of fractions are similar, dissimilar, or equivalent. Okay, now take note. Anong masasabi mo dito? Similar, dissimilar, or equivalent? Alright, similar lang. Kasi ang denominators are the same. No, siguro magtatanong, ma'am, iba-iba kulay eh. Hindi naman tayo naghahanap ng kulay eh. Ang hinahanap natin is yung parts kung magkasing laki ba. Okay? Right? So, since pare-pareho lang naman na 6, so, these are all similars and they titingin ka lang dito sa baba. Okay? Next one. Alright. Oh, ano ngayon masasabi dito? Okay, these are equivalent fractions. So, tanong, kung ma'am, kung ang sagot namin dito ay dissimilar, mali ba kami? Tama lang din. These are dissimilar fractions, okay? Kasi, in dissimilar fractions, titingin ka kasi sa divisions, sa parts. Yung parts dito ay maliliit kasi. Ito yung part dito ay malaki, ito lumaki din konti. Okay? Kaya, iba-iba yung denominator niya. So, pwede mo rin sabihin na these are dissimilar fractions. Kaya lang, okay, since kumahalata mo rin, pareho lang yan na puro kalahati, iniba lang itsura nito, ito rin sa kabila, okay? So, since these are all equal to 1/2, equivalent fractions din ito, okay? Alright, sige nga, let's have the next one. Alright. Okay, these are again similar fractions. Kahit di ka titingin sa drawing ha, dito ka lang titingin. Okay. Nililito ko lang kayo dun sa drawing. Okay? But since these are all fourths, 3/4, 2/4, and 5/4, again, these are similar fractions. Right? This one. Okay, ano ngayon ito? Okay, alright. Dissimilar fractions. Okay, titignan mo lang dito sa baba. Iba-iba ang denominators, pati yung drawing. Diba? Iba-iba din. Okay. Now, this one. Ano ngayon ito? Sagot natin dito. Okay? Right, similar. Tama. This one. Dissimilar. Alright. This one. Okay. If you will notice, 1 nagiging 3, 5 nagiging 15. Okay. Pero, iba-iba yung nasa baba. Okay. So, pwede mo sabihin, dissimilar. Kaya lang, equivalent din yan. Okay. Kaya nga tinignan ko eh. Sinabi ko eh. From 1 nagiging 2, 5 nagiging 10. Nag-times 2 lang dito eh. Diba? Okay. How about this one? Ayan, dissimilar din. Pero, at the same time, equivalent. So, sinama ko na. Okay? So, dissimilar and equivalent. Kasi, equal lang yan. Parehong kalahati lang yan. Eh. Kalahati ng 4 ay 2. Kalahati ito. Kalahati ng 500 ay 250. Kaya, dissimilar and at the same time, equivalent. Now, ito. Okay. Klaro-klaro. Similar. And then, the last one is, again, dissimilar and equivalent. Okay? Sana naintindihan na. Okay. Alright. Meron akong pahabol. Okay. Lahat ng mga pinag-uusapan natin, even with the two previous videos, okay, kahit pa dumami na yon, we already talked about
proper fractions, improper fractions, ano pa ba? Proper fractions, improper fractions, and then the first ano rin, okay? Ngayon, similar, dissimilar, equivalent fractions. Pero, okay, sa dami-dami na ng pinag-usapan nating fractions, lahat ng yon are just simple fractions. Now, bakit ba siya simple fractions lang? Or bakit ba yon simple fractions lang? Eh, marami natin pinag-usapan. Kasama pa yung mixed number. Okay, ganito lang yan. Simple fractions kasi are fractions whose numerators and denominators are both whole numbers or integers. Pwedeng negative. Kaya lang dapat isang number lang sa numerator o isang numerator lang, isang denominator lang, whole numbers lang. Ano ba ibig sabihin ng whole numbers? Wala dapat fraction or decimal sa taas or baba. Pwedeng whole numbers lang or integers. When you talk about whole numbers or integers, isa lang ang digit. Okay? So, ano ba yung examples doon? Ganito lang. Okay? Yan. Alright. So, kahit pa ganyan, okay, isa lang naman ang numerator mo dito, 1. Ito, isa lang din. Okay? Kahit dito, kahit nagiging improper na to, basta 10 lang yung nasa taas, 6 ang nasa baba, ganun din. Now, kahit pa may whole number ka na dito, okay, katabi lang naman yan eh, mixed lang naman siya. Eh, yung numerator, ito lang naman, denominator ito. Kaya, pasok lang ang lahat ng ito, pasok sa description ng simple fractions. Now, kung ganito rin, okay, kahit pa whole fraction yan, equal yung dalawa, okay, simple fraction pa rin yan. Pasok pa rin yan dito. Okay? Now, bakit ba lahat ng ito are simple fractions? Eh, ano ba ibig sabihin pag may ibang numerator at denominator? Di, yun lang yung kabaligtaran ng simple. Okay? That is just complex. And then, complex fractions are fractions whose numerators, denominators, or both contain a fraction. Okay? Parang ano lang din yan eh. Nung inano ko to sa mga bata ko, in-explain ko, parang relationship lang. Simple relationship, isa lang ang boyfriend mo, isa lang ang girlfriend mo, di ba? Pero pag complicated na ang relationship, ibig sabihin, baka meron kang dalawang boyfriend or dalawang girlfriend, di ba? Okay. So dito, complex fraction, hindi lang isang digit, okay? Or hindi lang whole numbers, okay? Ang nasa numerator or denominator. Pwedeng fraction in the numerator or denominator. So, are fractions whose numerators, denominators, or both contain a fraction. Ano ba itsura niyan? Okay, ganito lang. Right. Yan. Kung titignan nyo, yung numerator natin dyan is 3 halves. Ang denominator natin is 1/8. Okay. Fraction na nga siya. Fraction pa yung taas. Fraction din ang sa baba. Kaya siya nagiging komplikado. Okay? Kaya lang, hindi naman ito pag-aaralan in elementary. Saglit lang in grade 6. Pero, we need not go on deeper with this one. Okay? In-explain ko lang para at least may idea kayo. Kasi, lalo na dun sa mga parents na nagbabasa ng mga objectives ng mga lessons na nakalagay kasi doon mixed fractions, improper fractions, similar, dissimilar. Lahat, ang dami. Tapos sinabi doon, simple fractions lang. Addition of simple fractions, addition of ganito, ganyan. Lahat simple fractions pa rin. Kasi lahat ng yon na pinag-aaralan ng mga anak nyo, lalo na doon sa mga lower grades, simple fraction lang naman talaga yon. Okay? Kasi iba yung complex fraction. Okay? Ganyan na yung complex fraction. May fraction sa taas, sa baba, or both. Okay? Now, another example is 1 over 4/5. So, this time, ang numerator is 1. 1 lang ang numerator. Pero yung denominator mo is 4/5. Ito namang isa ang malala. Okay? Fraction na nga, dalawang fraction na nga, may addition sign pa. Tapos sa baba, ganun din, may subtraction sign. So, in this case, para sa mag-solve nito,
i-add lang niya nito, i-minus nito, saka na gagawin ang division. Kasi a fraction is just division. Okay? So, hindi tayo mag-ano dito. Okay? In-explain ko lang. Okay? Baka kasi merong mga parents na magtatanong, magtataka, bakit nga ba simple fractions lang lahat ang pinag-uusapan? Eh, marami na ang binabanggit na fractions doon. Okay? So, ganun lang. Para hindi na ako gagawa ng ibang video dito. Para maintindihan lang. Okay? So, if ever you have some time, yung mga bata na nanonood, you can answer the added exercises na ibibigay ko. May link lang ako na ibibigay. You can answer those. And then you could also check some other websites for more information on fractions. Okay? So, marami po yan. Okay? And salamat po sa pakikinig. Salamat sa panonood. Thank you for watching.